Magluto tayo ng eggplant roll with marinara sauce. Ligyan na natin yung ating ground beef. Andun natin yung ating carrots, onion, at daon ng sibuyas. Lagay na natin yung ating cayenne pepper, garlic powder, thyme, dried basil, whole egg, cornstarch, sesame oil. Mix lang natin. Halin lang natin. Massage lang natin at makombine lahat ng ingredients na nilagay natin. Lagyan na rin natin ng salt. Yung pinakaunang skin, tatapon natin yan. Dapat ganyan lang kanipis yung ating pagkahiwa sa talong. Ispread lang natin yung ating ginawang stuffing sa ating talong. And make sure manipis din dapat yung ating pagkapahid sa karne. Yan lang kasimple. I-roll lang natin. Sa pag-roll naman, simple lang. Huwag nyo rin dulo. Then, ikot lang. Ayan, nakita niya, no? Ayan yung itsura ng ating talong. Lagay na natin yung ating cassava flour. Dito natin i-dip yung ating eggplant. Cornstarch. So, gradually lang lagay natin ng tubig. Ayan. Tapos, haluhaluin lang natin. So, gagawa tayo ng marinara sauce. Magsasaute tayo ng onion garlic. Lagay na natin yung ating tomato paste. Add natin yung ating fresh tomato. Add rin natin yung ating tomato sauce. Simmer lang muna natin yung ating kamatis. Then, ipiprito na natin yung ating eggplant roll. Dip na natin yung ating eggplant roll sa ating butter. Then, ipiprito na natin. Lutuin na yung ating eggplant roll. Set aside muna natin. Lagay na natin yung ating garlic powder, onion powder, white pepper, dried thyme, dried basil, at dry oregano. Lagay na natin siya ng sugar. Then, lagay lang natin. Lagay na natin yung ating eggplant roll sa ating marinara sauce. Tatayo lang natin. Lagyan na natin yung ating grated parmesan cheese. Yan, punuin lang natin. Yan yung magbibigay ng lilamnam sa ating eggplant roll. Lagyan na natin yung ating basil. Lagyan na natin yung ating mozzarella. Grated mozzarella. Cheesy ng ating menu ngayon. Buksan na natin yung ating stove. At isimmer natin siya ng mga 15 minutes. Ready na yung ating eggplant roll with marinara sauce. First bite.